Ay, dandan ho, ah. Oh, sige, sige. Teka, huwa ka muna to. Bakit ho? Oo, sandali lang. May susubukan lang ako, ha? Uy, tay. Teka, taya. Uy! Okay, sige. Kaya konti na lang to. Oo, oh, pwede na to. Sige, tay. Ay. Ayan! Ay, buti naman. Pero tay, sulit po talaga yung pagpapa-therapy natin, no? Oo, ramdam ko na eh. Sabi po nung therapist, maganda daw po yung pagpapagaling nyo, tay. Naku, malapit na talaga akong gumaling, kaya huwag ka mag-alala, maghahanap agad ako ng trabaho, ha? Ay, sus, tay, maliit po na bagay. Dapat po mag-focus lang kayo sa pagpapagaling nyo. Pero alam mo, mabuti na lang, laking bagay yung tulong ng mga katropa mo, tsaka si Hart. Lalong-lalo na yan si Eloy. Naku, alam mo ba, ha? Binida ko yan si Eloy dun kay Rosales. Ay, tay, sorry po. Dandan! Sorry, tay. Sorry. Sorry po. Eh, di ba, tay, di ba po pinagbawalan po kayo nakausapin yun si Rosales? Oo. Pero, naisip ko, makakatulong siguro yun kung malalaman ko kung ba't niya hinahanap si Eloy, di ba? Ikaw, hindi mo naisip yun. Eh, ano raw po yung, ano, kailangan niya? Ha? Ano eh, po yung... wala. Meron lang naman daw siyang gustong linawin. Eh di, siyempre, ibinida ko lalo si Eloy. Parang hindi niya pagdudahan. Oo, galing ko, di ba? Ano sinabi niyo, tayo? Eh di, kurento ko kung paano tayo tinulungan ni Eloy nung na-aksidente ako. Oh, bidang-bida na siya ngayon doon. Malungkot ako ngayon, pero gusto ko siyempre masaya kayo. Kaya ang first three minors ng mga items natin today ay magwawagi na ang libreng neck pillow. O, di ba? Tamang-tama para sa inyong mga nagko-commute na timpuyat. Di ba? Habang natutulog kayo sa jeep ng mahimbing, wag lang lalagpas. Ay! Mabuti naman tumawag ka. Ma, sorry na po. Sorry ma, nagsinungaling ako sa inyo at hindi po ako nakinig. Ayoko lang kasi na mamroblema ka, ma. Mabuti naman alam mo. Nak, nanay mo ko. Mantik sa akin na mag-alala sa'yo. Ayoko lang kasi na mamroblema ka pa sa akin, ma. Pati na pagiging pamilya ay nagsashare ng problema. Alam kong hindi ako perfectong ina. Sa husay sa inyo nga sa pagiging anak, pwede na ako magretiro sa pagiging nanay. Pero isama niyo naman ako, anak. Ma, naturuan niyo po kasi kaming tumayo agad sa sarili naming mga paa. Alam ko yun, anak. Sabi nga ni Kap, hindi natatapos ang pagiging ina porque matatanda na ang mga anak. Kaya anak, hayaan niyo pa rin ako magpakananay sa inyo. Ha? Ma, kahit po abutin pa kami na 100 years old, magpapaalaga pa rin kami sa inyo. Ayun lang po ang mama namin. Hmm? Asawa ka pa rin. Ma, kanina tumatak sa akin yun. Ano po yung sinabi niyo na... Sabi nga ni Cap. Kala ko ba ex-friend na kayo? Kababati lang natin, Ali. Huwag mong palitan ng topic. Yay! Mati na sila. OMG, shipping stop a stepfather. Ex-friends? Petition na. Maging friends to lovers? Oh, ay, Cap is so adorable. Ay, friends lang kami. Friends. Ex-friends. Model asawa and making pa. Ex-friend. Walang labis, walang kulang. Ex-friend. Ex-friend. Okay. Ex-friends. Love you, Ma. I love you, Ma.
Sabi ni tatay, nabanggit niya daw kay Rosales na nag-abogado si Eloy. Yung 110K, tinarin yung aksidente niya. Tingin niyo mabubuka na tayo? Oo, oh, Pops! Saka pumunta? Pwede magsasara na, ano pa ba? Ba't ka magsasara sa yung customer? Pops, hindi mo ba narinig sinabi ni Tox? Alam na daw ni Rosales lahat ng mga pinagsasabi ni Mang Ben. Sigurado makakalaboso na tayo. Pops, nakailang kape ka na naman ba, ha? Nakalimutan mo na, inayos na yun ni Eloy. Hindi, Tom. Tama, tama. Tama si Red. Sarado na nga yun. Tsaka kahit saang presinto sila magpunta, wala silang mahanap na police record. Eh, yun! Diba? Yun. Oh, sakto si Eloy, oh. Pops, babalaan tayo ni Eloy, kaya tumatawag yan. Sagutin muna. Andal-dal kasi ng tatay mo, eh. Pops, relax sinas- ka lang. Relax ka lang. At paano magre-relax ng ganito nangyayari sa atin? Sagutin muna. Aloy, kakauwi lang ni Lola Heart. Tox, nasundan ka. Sorry na, Pops. Kala ko nag-iingat na ako, eh. Nasira ba yung plano? Hindi, ayos lang. Namiss ko rin naman si Lola Heart, eh. Hindi ka talaga matiis. Lola's boy ka talaga. O, teka. Ano nga palang balita kay Rosales? Ay, nako, Pops! Sinabi ko na sa'yo lahat ng kabiyo ko. Aloy, nako. Dead end na yon. Goods na yon. Huwag ka mag-alala. Sige, sige. Uy, Miss Jill, nandito po kayo ulit. Where's Lolo? I need to talk to him and I need to talk to Ali also. Nasa kwarto po ata. Ali! Miss Jill! I need to be updated with Lolo's schedule. Nandito si Miss Jill, parang mangwawala. Dali, akit kayo. So baka alam mo yung schedule ng meetings niya. So please, inform me ASAP. Sorry po, Miss Jill, pero kapag work-related, hindi din po nagsasabi sa akin si Lolo, sir. Okay, I need to talk to Lolo then. Ay, nagpapahinga po siya ngayon. Sabihin niyo na lang po sa akin, ako nang bahala. Eh, kailan siya magre-report for work? Wala pa pong sinasabi. My God! Ano bang pinagkakaabalan niya dito at di siya makapasok? Miss Jill, ngayon lang naman po umingi ng leave si Lolo, sir. Bigay na po natin yun sa kanya. Wow! Sana ganyan din siya ka-appreciative pag kami ang nagli-leave. Don't quote me on that. I'll deny it to death. Anyway, have him sign these. Noted po, Miss Jill. Eh, nakita ko yun kahapon, eh. Medyo madumi yan. Kaya linisin mo. Binalikan lang na natin, eh. Kailangan lang natin yung frame din. Nasaan mo to? Ang nakita taas nung high blood ni Ma'am. Galit si Miss Jill. Pagpasok pa lang. Bakit ang hinta ulo mo? Salamat, ha? Ay, Pabili nga ako ng toyo. La. Oh, ano po eh? Natakot na po ako para kay Eloy. May naghahanap po kasing pulis sa kanya. Baka po mapano na yun. Ako rin, nag-aalala eh. Alam ko lang kung nasan siya. Lola, alam ko po kung nasan si Eloy. Baka po pwedeng... Aalamin ko lang kung ayos naman ang kalagayan niya doon. Sige na, Tox. Kamusta mo ako sa kanila? Tama yung ginawa mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita ilalaglag sa tatlong itlog. Eh, La, kamusta ho si Eloy dun? Mukha namang maayos, kaya dapat hindi na tayo mag-alala. Sigurado ho kayo? Eh, baka ho may balak na masama yung matandang yun eh. Hindi kinatatakot ko eh. Pero at least ngayon, alam ko na kung nasan ang apo ko. Pwede ko nang bantayan. Na. Gabi na. Uwi na. Salamat ho, Lola Heart. Bye-bye. Good night ho. Night-night. Excuse me po, Lolo, sir. Medicine time lang po.
Solo sir, baka po masyado kayong mapagod dyan. Kaka-puzzle nyo, ha? Hinahinay lang po. Oh, pag hindi kita sinusunod, may sinasabi ka. Ngayon naman sinusunod kita, may sinasabi ka pa rin. Ano ba talaga? Will you make up your mind? Nakakamiss din po talaga ang kasungitan niyo, Lolo Sir, no? Ito na po. Lolo Sir, pinapabigay nga po pala ni Miss Jill. Iwan ko na lang po. So, kailan nga matata... Sorry. Kala ko, narinig mo ko eh. Bukas ka kasi ng ilaw. Bukas pa ako ng ilaw, kukuha lang naman ako ng tubig eh. Ba't mo ba lagi akong binabantayan? Nauuhaw lang ako. Hindi ako naiiyak. Mamahay ka pa rin? Medyo. Thank you. Pinamandali ko na rin ayusin yung auto ni sir. Mukhang excited na magmaneho eh, no? Sana nga matapos na. Naisip ko kasi si Lolo sir. Kapag na-depress yun, mas lalong mapapabilis yung pag-deteriorate ng condition niya. Salamat nga pala sa pag-asikaso sa lola ko kanina. Okay nga eh. Bait siya, no? Ay, nung wala nanay ko siya na nag-alaga sa akin. Kung may mabait kang lola, ba't ka nga nagkaganyan? Bakit ako nagkaganito? Bakit, Ali? Kilala mo na ba talaga ako? Good night. Good night. Nag-aalala pa rin naman ako kay Eloy. Pero alam mo bang nakita niya habang nandun siya? Ano po? Hindi ano, kundi sino. Nakalala mo yung batang nakilala niya sa ospital nung nawala si Miriam? Nandun din. Yung lagi niyang kinikwento ang batang kulot na nagpainom sa kanya ng tubig? Oo. Sana makita mo kung paano si Eloy sa kanya. Bilang naman dahil sa mga taong katulad ni Hugo, ag kawilid, sana kasama ko anak. Nandito na tayo eh. Ang mahalaga, hindi natin sayangin yung mga oras at panahon na magkasama kayo ni Eloy. Alam ko importante ang hustisya. Ang sa akin lang, kapag tumalaw si Eloy, huwag naman puro kaso pag-usapan.
Hindi na bata ang anak ko, Fred. Dadating yung araw, hahabol na ang puso niya sa kanya. At sa ayaw niya at sa gusto, magmamahal siya. At sa palagay ko, dapat ikaw ang magturo sa kanya ng tungkol doon. Kaya dapat makalabas na ako rito. Sabi niya ito, itutuga baka daw mga dalawang buwan bago maproseso yung parol ko. Saglit na lang yan. Excuse me, Miss Elena. We're just worried. This is the very first time na ang tagal niya magdesisyon. Is it true that HBA is sick, Miss Agkawili? My brother is very healthy. But you know him. If he's sure, he's sure. He has a reason siguro kaya niya hindi pa pinipirmahan. Look, Helena, we have the right to know about his condition since directly affected ang kumpanya. What happens if he really is sick? Who's going to take over as chairman? We all know, wala siyang anak na papalit. Carlos, andito ang kapatid niya. Miss Helena is more than fit to be the new chair. Oh no, please. Don't look at me. Malakas pa ang kapatid ko sa kalabaw. And besides, I'm hands-on on the CSR of our Horizon Grande. But you know, I know how important these projects are for Kuya. I know how important yung ating alignment with the Kalingap Foundation. But I know why he chose me for this project. Because he knows that I know how important these projects are for him. Ako nga ang pinakamatagal dito sa kumpanyang ito. I saw it from the bottom up to the rising. But for me, no one can replace Hugo Agkawili. And I'm sure hindi niya palalampasin ang stockholders meeting, especially ang stockholders appreciation night. You know how he values our investors. What if I lose control in front of them? I'm not weak, but I'm afraid that my body and mind will fail me. Good morning, Lola, sir. Ready na po ba kayo sa morning walk niyo? Test me. Po? Give me 3 objects. Car, Sudoku, ballpen. Now test me again later. Hello, sir. Juice po muna kayo. Saan to, Tino? Loy, dyan na lang. Thank you, ha. Dyan na lang. Salamat. Loy, kaya mong laruin yan? Hindi ako marunong yan. Tsaka mayaman na naglalaro yan. Basketball, pwede pa. Tara! Itado mo! Yan! Mind your steps! Yes! Lams ko, ikaw yung may kagustuhan nito. Ano mo ba, girl? Itado mo pa! As in, gumanong! Follow mo! Ay, mamamatay ka. Sino to?
Dito ba? Dawa ko sa'yo. Sino ka? Ma'am Helena! Ma'am Helena! Ay, hello po! Where's Ali? Nagkukulong po sa kwarto. Kasama po si Sir Hugo. Ah, bakit? Meron ba ako dapat malaman? You mean hindi lumalabas si Kuya sa kwarto niya? Bakit? What's the problem? Ah, hindi ko po alam. Ay, hindi ko rin po alam. Hello, sir? Yes? Naalala niyo po ba yung three objects natin? Of course. Mm-hmm. Car, Sudoku, mm-hmm. and ball pen. Hey, good Anna, sir. Kuya. Helena. Hi, Mom. You're here. What brings you unannounced? I'm sorry. I am just so worried about you. Is it true na may sakit ka? Helena, I'm fine. I was enjoying my leave and expecting na walang mangi-istorbo. Kuya, I'm so sorry. It's just I'm here to follow up tungkol dun sa project natin sa Toledo Properties. Ah, so now you are the secretary of the board. I will sign it when I feel like it. Sorry, Ma'am. Excuse me. Ali, please. Yes, pa, Ma'am. I don't know what's going on in this house. Pero marami akong nababalitaan. Balita ko. Babae ka daw ni Kuya? Po? Listen, I don't care. I mean, my brother has the right to live his own life. But, balita ko rin na ikaw lang ang makakakumbinsi kay Kuya to attend the stockholders event. So just do it. Sino yan, Tino? Yan? Kapatid yan ni Sir? You know naman, my brother's position in the company. And if the investors find out na may sakit siya... Ma'am, wala pong sakit si Lois. I am not stupid. I know my brother well. I know he's hiding something. Pero ma'am... Yes, okay. Please make sure that Kuya will go to the stockholders meeting. The investors have to see that he is fit and healthy. Because if they start to believe the rumors na may sakit siya, he could lose everything. I'm sorry that I got carried away. I just want you to understand it well. Yes, ma'am. Pipilitin ko po si Lolo Sir na makapunta dyan. Bakit po, ma'am? No offense to you, ha? It's just actually, hindi ka naman talaga type ni Kuya. And after Olivia's death, I don't believe he could fall for anyone. But in fairness to you, you don't look like a gold digger. Just take care of my kuya, huh? Make him happy. Help him save the company. Yes, ma'am. Pagpahida ka na naman. Ay, son! Ayaw mo yan.